Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Guys, ito yung aking motorsiklo, yung aking Mio Sporty. Yan. I-convert ko guys yung kanyang carburetor, no? Pang TMX na carburetor. Yan. TMX 125. At syempre, pag kinumbert natin yan ng pang TMX, kailangan palitan din natin yung manifold niya. So yun guys, ito na nga yung aking bagong pinalit na carburetor, no? TMX 125. At medyo nahirapan ako sa pagpwesto nito. At isishare ko na rin sa inyo kung paano ko ito kinumbert, no? Okay. Yan ang kanyang posisyon, no, kung makikita nyo. At may choke siya, no? Okay, papakita ko lang sa inyo guys yung mga manifold na aking ginamit. Pero hindi lahat buobra, no? Gaya nitong isang ito, pang Honda rin siya, pero WebS 125, pero hindi siya umobra. Tapos itong isa pang Suzuki, no? Yeah. Then meron akong stock na manipon. So yung aking ginawa guys, kung nakikita nyo, yan. Wala siyang ganito, no? Pakita ko lang, paklaro ko lang guys. Ito, no? Wala siyang ganito, yung higo pa ng hangin. So ano yung aking ginawa? So guys, share ko lang sa inyo itong may nabili kasi kami na Wave S. Meron siyang thread, no? Yan, no? Kung nakikita nyo, may salpakan siya. Tinanggal ko yung pinaka kung anong tawag dito. Basta ito yung sa panghigo ng sa fuel tank para lumabas yung gas, no? Yung ginawa ko guys, pinabarinahan ko to at so wala naman akong pang thread. Ang ginawa ko, kumuha lang ako ng isang tornilyo at siya na yung pilit kong pinasak dito. Tapos binaon ko yung tawag dito, talagang pinahirapan sa tawag. Yan, pinasakan ko na lang siya, no? Pinasakan ko siya, tapos nilagay ko yung pinaka higop ng fuel tank, no? So ito yun guys, ito yung dalawa na yun, no? Pang higop, tapos yung sa gas niya. Yan. So ganyan lang yung aking ginawa. Tapos sa aking palagay, ito lang talaga yung uobra, no? Itong manifold na to, yung XRM110, siya lang talaga yung uobra dito para mailagay itong may kabit itong carburetor, no? Kasi nga, nagdagdag tayo ng tinatawag na yung fibra niya, no? Tapos naglagay din ako doon sa pinaka base ng manifold sa ibaba, no? Yung sa pagitan ng cylinder head. Tapos nitong manifold, naglagay ako niyan para umangat siya at hindi tumama yung carburetor doon sa side, no? Doon sa bracket na yun. Tapos nagdagdag din ako dito ng fibra para lumayo siya at hindi na nga siya tumatama doon sa ilalim. So pagdating naman sa baba, ay sa itaas, yun yung kanyang clearance, no? Halos umalik na siya pero saktong-sakto lang. Actually guys, wala pang ano yan, no? Wala pang kable yan. Ito pala yung pinaka-kable niya, no? At ang gagamitin ko naman dyan ay throttle cable ng Honda D. Naman, wala pa siyang throttle cable pero tetestingin na natin siya kung maganda nga ba yung kanyang minor at kung aandar nga ba, no? Tetestingin na natin siya.
So yun guys, maandar na siya, no? Kita nyo naman. Yan. Pero hindi natin maitaas yung minor ay yung gas natin kasi nga wala pa siyang kable. Pero napakaganda na ng kanyang minor, no? At talagang saktong-sakto yung minor niya, no? Mababa. Kasi nga yung stock carburetor ko, ang naging problema talaga nito, guys, ay hindi na maibaba yung minor, no? Ayan, kung napapansin niyo nakaangat na. Sinagad-sagad na, pero yung minor niya napakataas pa rin. So dahil mataas yung minor niya, tumataas din yung konsumo ng gas. Kasi lalo na pag malayo, hindi siya nakaka-permis. So mataas yung ano niya, minor niya, no? So maganda naman to, wala naman naging problema dito kundi yung kanyang minor lang. So next naman natin guys, titestingin ko lang to, patakbuhin mamaya kung compatible yung carburetor na aking nilagay. Inuulit ko, yung carburetor na aking nilagay ay KMX125, no? So, pinatesting ko yung aking motor. Nangyari? Ha? Lumambot ka na? Kakaiba yung ano niya ngayon, hagod niya ngayon. Iba na ako. Ibang lambot yung takbo niya. Yung smooth talaga siya. Ano na mabilis. Angat siya. Angat nga siya pag ano eh. Pag binumba. Takbo niya na yun.